Kaugnay pa rin ang malagim na aksidente sa Agoo, La Union, makakapanayam natin si Diosdado Magpili, ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer ng Agoo. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Magpili. Magandang tanghali din. Opo. Malungkot na aksidente po ito sa inyong probinsya. Kumusta po yung naging response ng inyong grupo nung una nitong mabalitaan? Una sa lahat, puyat ang lahat, kasi nga dahil sa celebration natin sa Pasko. And then 3:45 kaninang may tawag ang police, may coordination ng police na nagkaroon nga ng aksidente doon sa barangay San Jose Sur. At doon nga at na naging mabilis naman na ang pag-responde ng mga taga Bureau of Fire Protection, PNP at saka LDRRMO ng Agoo. Ano po yung lagay ng mga biktima ng inyo pong abutan doon sa accident site? Actually, kung ako mismo ang tatanungin mo, ay hindi ako pumunta doon sa accident site kasi yung mga responders ang pumunta doon at doon ako pumoste doon sa hospital. Uh-huh. At doon nga nagsimulang magdatingan ang mga biktima, may mga dinala na mga buhay pa at may mga papatay na nung mga dinala nila, magkabali-bali ang mga buto. At ang pinaka malungkot na nangyari nung dinating sa hospital ay nung dinalang isang sanggol parang 2 months or 3 months, 5 months, ganon ang edad niya. At yun nga, nakakalungkot isipin na pati mga bata. So baby po, ilan may breakdown ho ba kayo kung ilang lalaki, ilang babae, ilang bata yung nadamay po dito sa aksidente, yung namatay? As of now, ay wala akong according sa gender. Pero may mga bata at fina-finalize pa nila yung mga listahan doon sa ating investigators sa Bureau of Fire. Pero as of now, ay 20 na yung mga namatay at merong 24 na injured. May mga from light to moderate na injuries at saka severe. Sa pagkakaalam po natin, magkakaanak ito pong mga namatay doon sa jeep. Isang pamilya lang ho ba ito? Ilang pamilya ho ba yung involved dito? Magkakamag-anak, magkakabarangay, magkakapurok, sa isang barangay. Mm-hmm. Doon sa barangay Pilar, Bawang, La Union. Mm-hmm. Ikatlong barangay mula dito sa Agoo. So malapit lamang po yung kanilang pinanggalingan nung mangyari yung aksidente? I'm sorry, ikatlong munisipyo o ikatlong town dito sa Agoo. That will be around 25 to 30 kilometers mula dito sa town ng Agoo. So around that time at around that distance pa lamang po yung natatravel ng jeep nung mangyari yung aksidente? Nagka-travel yung ating Partas bus ay pag nanggaling ng Manila, heading to the north. Tapos ito namang jeepney na ay papuntang south kasi nga a-attend sila ng simba. Magsisimba sila doon sa Our Lady of Manawag doon sa Pangasinan. Mm-hmm. Base po doon sa mga nakausap niyo mga first responders, ano kayang pinagmulan nitong aksidente, head and collision, madalang mangyari yung ganito, pero pagka nangyari naman, talagang fatal, katulad nga po nangyari dyan sa Agoo. Hindi official na cause ng ito yung official na investigation. According lang sa interview dun sa ating mga responders, it looks like allegedly na nag-overtake itong kumuha ng linya itong jeep sa linya ng at sinalubong talaga itong bus, sinalubong ng jeep. And considering doon sa lugar ng pinangyarihan, before noon ay kung saan nanggaling itong jeep, isang kurbada. So blind corner po, nag-overtake itong jeep, parang ganun ho yung nangyari? Actually, it's not a blind na mas magaan doon sa ano. Pero corner po. Lang, curve lang. Mm-hmm. So ito po lagi yung pinapaalala, hindi ho ba, ng otoridad na huwag mag-overtake kapag palikot yung area. Yellow lane ho ba yung kalsada? Would you know? Ilan yun? Pang-apat yun kasi recently katatapos na ipa-road widening yun. So, 4 lanes yung
Four lanes yung linya natin. Ah, so four lanes. So ibig sabihin, double yellow lane ho siguro yun. Ibig sabihin, absolutely no overtaking dapat. Dapat kasi katatapos ng kurbada. Mm. And harapan pa yun ng, ano, ng elementary school. Mm. So dapat mabagal din. Although madaling araw na ho yung biyahe. So mabilis yung dalin. Although, again, of course, i-remind lang natin na hindi pa ito official na cause ng aksidente. Ano ho? Oo. Na ano kasi hindi pa kailangan lumabas pa yung investigation ng ating PNP. Pero hindi po maikakaila, paliko yung kalsada at possibly a double yellow lane. Ibig pong sabihin ay absolutely no overtaking sa mga ganitong pakurbang kalsada. Yes. Mm-hmm. Well, sige po, maraming salamat po sa inyong oras at pasalamat rin po sa mga first responders dahil I'm sure may nailigtas pa silang buhay bagamat pagod, nakapag-responde pa rin po yung inyong mga kasamahan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din. Si Diosdado Magpili, ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer ng Agoo, La Union.